Ayun mga pre, magandang umaga sa inyo. Nandito tayo ngayon sa The Pearl Monument. Ayan oh, tingnan niyo sa likod ko. Yan ay pinakamalaking Pearl Monument dito sa Cornets. Medyo mahaba-haba rin yung nilakad ko magmula doon sa bahay. Nag-umpisa ako ng mga 5 in the morning. Umabot ako dito ng 6:30. Kaya ako naisipan kong i-content yung itong The Pearl Monument, dahil siyempre dala na rin exercise papuntang Cornets area. So yung Cornets area ay makikita mo sa coastline, tabi ng dagat, at saka yung malapit yan sa Duha City. Yun no, pag nakita mo yung mga building na yon. So itong The Pearl Monument ay tinayo nila ito para magbaliktanaw sa mga nakaraan nila. Alam nyo ba na bago sila mag-umpisa ng langis noong 1939, ito yung pinaka prime revenue nila. Okay, ito yung pinaka source of income nila na nagpupunta sila ng dagat at kumukuha ng mga perlas. It takes 40 days ang ginugugol nila doon sa dagat para makakuha ng mga perlas na yan. At seasonal pala yan, magmula June at saka September lang yung pagkuha ng mga perlas na yan. Napakadelikado pala yan, dahil siyempre makukuha mo lang yan sa pagsisisid o diving. Baka ibang pagsisisid yung iniisip nyo mga pre, ha? Hindi yun. Siyempre, pag nandun ka sa ilalim ng dagat, marami kang may encounter na mga mga delikadong halimbawa kagaya ng mga shark, barracuda o snakes. Yun ay isang gamble para sa kanila, kasi walang kasiguraduhan yung buhay mo, baka matuklaw ka ng ahas doon o kaya malunod. So parang gamble sa kanila. At ayon sa sabi nila, isa sa 10,000 oyster lang ang makuha ng perlas. So napakababang chances pala bago kumuha ng perlas na yan. Ngayon, noong 1920, yung Japan ay nag-cultivate ng mga perlas. Ibig sabihin, nag-culture sila through aquaculture by scientific method. Ngayon, nung nag-boom na yung sa Japan, medyo humina yung perlas dito sa Qatar. Magmula noon, nag-divert sila sa oil and gas sa langis. And the rest of that is history na. Kaya makikita mo yung mga improvement nila dito sa paligid. Yan ay dahil sa oil and gas nila. Nakuha. Ngayon, maglakad-lakad tayo doon mga pre, para makita nyo yung mga kuan doon, mga views, at saka makuan ko rin sa inyo, maipakita kung ano talagang magagandang mga tanawin dito. A few moments later. Ayun mga pre, nandito tayo sa coastline ng Cornets. Kung nakikita nyo yung mala pyramid na hugis na building na yon, yan ay Sheraton Hotel Tower. So magmula doon sa north at saka papunta doon sa may south, hindi makita, mga 15 kilometers siguro ang lawak niyan. So noong 1970s at saka 1980s ay may nangyayaring malawakang trabaho dito. Yun ay sinasabing dredging works. Ang dredging works sa isang pamamaraan o isang engineering techniques para hugutin yung sediment sa ilalim o yung mga unsuitable materials kagaya ng mga clay at kung ano-ano pang mga materials na hindi angkop doon sa ilalim para sa paggawa ng reclamation land. Yan o, reclamation land. So para magawa nilang hugis na to sa reclamation land, yun ang ginawa nila bago
i-widening tong area na to. Napakalawak ng area na to bago i- kwan i- gawa ng dredging works. Yan, pag nakita mo sa mga tabi-tabi, yan yung mga isang kultura nila dito. Yung mga bangka na yan ay simbolo ng isang ano din nila na sa pangingisda. At nasasakyan yan ng mga ano, siguro mga 60 katarial per hour. Hi, morning. May mga dumadaan. At yun, pag, kung nakita niyo yung mga flags doon, siguro yun na yung mga palagay ko na mga qualified sa World Cup, kung hindi ako nagkamali. Yun yung mga countries na qualified sa World Cup. Dadaanan natin yan mamaya. At saka may nakita akong plastic dome doon na ano, may kasamang monument din na may countdown siya para sa World Cup. Titingnan natin yung mga pre at doon papakita ko sa inyo yung mga susunod na pangyayari. So yun mga pre, palapit na tayo sa mga flags na yan. Oh. Tingnan nyo. Napakaraming Qatar, yan, yung Korea, Japan, iwan ko kung USA na. USA meron, Great Britain meron. Huwag kung ano yung mga flags na yan. Saudi meron din yata na kwan. So palagay ko yan yung mga qualified countries para sa World Cup na to. Ayan. Maraming pumupunta dyan mga pre na kwan. Ayun mga pre, nandito na tayo sa loob ng plastic dome na yun. Nakita nyo, may countdown yan para sa World Cup. At saka nag-iiko yung ano ko, voice ko dito. Medyo mainit siya dahil siyempre yung dome na to ay surrounded by plastic cover. Yun, tingnan nyo. So, may mga lights din. Sabihin malapit na yung ano, World Cup. Yan sa labas nito, medyo okay na. Tingnan nyo. Makikita natin yung kabilang dulo ng cornice. Yan. Diyan mo makikita yung mga makabagong design ng mga building, iba't ibang uri ng design na what. Napakaganda paggabi yan. May mga lights effect din na kwan mga pre. A few moments later. Ayun mga pre, pauwi na tayo. Nakuan. Dumaan tayo dito sa crossing, crossing nila, sa tunnel crossing. Road tunnel para tumawid doon sa kabila. Kasi napakadelikado. Under construction pa tong mga to. Yes, pare. Good morning. Under construction pa tong mga to, pero nagpaalam lang ako para dumaan dito kasi napakadelikado doon sa itaas para tumawid sa daan. Na tingnan niyo, may mga tao pa. Yes boss, good morning. Ayun, construction. Ayan. Okay, paakyat na tayo mga pre at i-view natin yung madadaanan natin doon mga parks mamaya. Titingnan nyo kung ano. Napakaganda din doon na kwan. Hindi pa tapos yung construction na to. Okay, hanggang dito na lang mga pre. Ngayon mga pre, pahingay nga muna tayo dito. Nakaupo dito sa park na to. Kasi pa-uwi na ako. Malapit na lang yung tinitirahan ko. Ito yung ang park na to ay nadaanan ko kanina papuntang Cornets. Ang park na to ay man-made park, gawa ng tao. At kung makikita nyo, yan, sa paligid, napakaraming halaman at saka mga damo na kwan. Ang mga halaman na yan at mga damo ay puro imported yan mga pre. Kasi wala namang kakayahan ng Qatar na mag
produce ng sariling halaman at saka kwa nila. So nanggagaling yan sa iba't ibang lugar na ng mundo. Kaya napakamahal ng investment nila sa mga parks na to. Yan. Ganyan kalayaman ng Qatar, mga pre. Ang ganda. Ngayon, dito na lang natin end itong video na to. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe, comments, and like. And please hit the notification bell para tuloy-tuloy ang pag-update sa inyo ng aking mga videos. Maraming salamat!